Why is it important, no, to keep your dreams alive? No? Bakit mahalaga? Okay? Bakit mahalaga na panatilihing buhay ang iyong mga pangarap? Okay, excited na ba kayo? Excited na po ba kayo? Type po nga. I am excited. Sige po, ako excited na eh kasi ito yung baka kasi kailangan mong marinig para magkaroon ka ng buhay. Ang nakikita ka kasi po ng karamihan, ay si Coach Dex, eto yan. Ay, eto, ganito yan. Sila Ma'am She, ganito yan. Yung mga top earner, ganito yan. Ang nakikita nila, yung end result. Di ba? Hindi nila nakikita yung pinagdaanan ng mga top earners bago yan marating. So, eto yung kanilang taglay-taglay, dala-dala nila araw-araw para panatilihing buhay ang kanilang mga pangarap. So, bakit kailangan panatilihing buhay ang pangarap? Number one. Okay, eto po, no? Your dreams, okay, so natin para mabasa ko. Okay. Okay, your dreams give you hope and inspiration to begin each day with optimism. Imaginin mo, binaha po ako, at ang pinakamasakit pa po noon after the baha-baha, nasunog yung tinitirhan ko. Imaginin mo, tubig, apoy. Ano sunod, Lindol? Ano yun? Lord, grabe naman, Lord. Napapadasal na ako dati. Di ba? Sabi ko, Lord, gusto kong magbago ang buhay namin kasi mahirap lang kami. Lord, bigyan mo naman ako ng pagbabago sa buhay. Eto na, nung ginagawa ko na yung business, nagbago nga, binaha. Di ko naman na-experience yung hanggang liig na baha. Na-experience ko. After few months, nasunog yung bahay na tinitiran ko. Diyan sa may tulis, sa may Espanya po yun. Totoong story po ito ha. Talagang nagulat ako, eh nagsisigawan na yung mga tao, tapos yung bumbero, nabasa pa yung mga gamit ko. Oh, first time kong natulog sa labas ng bahay. Nakaganon lang po ako sa aking bag. Nakaganon sa mesa. Nakiusap ako doon sa may canteen. Sabi ko, dito muna ako mag-stay. Tulog lang akong ganun. Sabi ko, grabe, no? Grabe. Pero, dahil ang pangarap ko ay siyang buhay sa isip at puso ko, yan yung laging nananatili na nagbibigay pag-asa at inspirasyon sa akin araw-araw. No, hindi baliwala yung mga negativity. No, dapat ganun din po ang lahat sa atin. Okay? So pag mataas kasi ang pangarap mo, nananatiling buhay sa puso at isip mo, alam mo 'yon, positive pa rin ang nangyayari sa buhay mo. Buti na lang, ito na isip ko. Nung binaha kasi po, dapat maglalabas na ako ng car noon. Parang nagkaroon ng delay basta parang merong delay, okay? Tapos, after that delay, naiinis ako kasi maglalabas na ako, pero bakit naman ganun? Parang ganun. Tapos, after a month, yun, nabaha. Tapos naisip ko, uy, buti na lang, wala pa yung sasakyan ko. Kasi kung nandoon yun, di, lubog, mas malaking gastos. Nakikita niyo po. So, ibig sabihin, rejections, sometimes redirections. Sige nga po, type niyo po dyan. Rejections, sometimes redirections. Sige po, lagyan niyo po. Yan, type mo na para ma-feel na feel mo. Saglit lang yan. Nagreklamo agad. Gusto ng success pero nagreklamo sa pag-type, no? No? Rejections, sometimes redirections. Yan, okay po. Maraming salamat po, no? So, yan po yan, no? Ang pangarap mo, alam mo yun, nandyan yung pag-asa. Pagdala-dala mo yan, kahit may nangyayari hindi maganda, pak, talagang kikilos at kikilos ka. Sunod. Your dreams can open your eyes to new possibilities. Okay? Bakit? Kapag meron kang pangarap po, mga kapatid, na nakikinig po ngayong gabi, yung isip at puso mo po ay ano, hindi lang nakakulong sa kung ano lang ang sitwasyon mo ngayon. Diba? Nangangarap ka na, uy, pwede pa lang ganito, pwede pa lang magbago ang buhay namin. No? So, ang pangarap po, yan yung parang nagsisilbing, ano, vision mo sa buhay, no? Sabi nga ni yung pianist na bulag, parang kung sa Tagalog ay ang tao daw na walang vision ay mas talo pa ng bulag, parang ganun.
na parang heaven ang an eyesight without vision is parang parang dead, parang ganon, no? So kaysa naman may mata ka, wala kang vision, talo pa daw nung bulag na may vision. Kasi may mga yumayaman na bulag eh. 'Di ba? Yung si Helen Keller ata, yung pianist, no? So marami, hindi na natin iisa-isahin 'yan, pero marami pong mga celebrity or maraming mga athlete na naging successful sa kanilang field even wala silang mata, no? So ang gusto sabihin po doon, yung vision. So pag nangangarap ka, nagkakaroon ka ng vision, nakikita mo ang sarili mo sa ibang pangyayari, not hindi lang, alam mo, hindi lang mahirap lang. Okay? So number 3, your dreams have the power to change your perspective and emotion. 'Di ba? Kunyari, may sitwasyon katulad ng nangyari sa amin, binaha, nasunugan, hindi mo titignan 'yun as negative. Okay, magiging motivation mo 'yun na darating ang time. May sarili na kaming bahay, darating ang time, may sarili na akong sasakyan. Darating ang time, lilipat na kami, hindi na dito sa bumabaha. No? So nagkakaroon ka ng ibang pananaw kapag meron ka pong pangarap. Okay? So number 4, your dreams force you to step outside of your comfort zone. So dahil nangangarap ka, 'di ba? Napupush ka na kumilos outside of your comfort zone. Ano po bang ibig sabihin ng comfort zone? Yung ginagalawan mo ngayon. 'Di ba? Kinsenas katapusan, may sahod, comfort zone 'to 'yan. Okay, na hindi ka nga makalayo sa bahay mo, comfort zone. 'Di ba takot kang mag-explore, 'di ba? Oh, takot ka na mag-take ng risk sa business at ganyan, no? So dahil nangangarap ka, lalabas ka dun sa comfort zone mo, no? Comfort zone siya pero not comfortable 'yan. Kasi kung 'yan ang totoong magbibigay sa iyo ng success, dapat for the past 10, 15, 20 years, eh 'yan na po ang nagbigay dapat. Pero kung hindi, kailangan po tayong kumilos. Okay? So, number 5. Ayan, your dreams give you the ability to grow and pursue your passion. 'Di ba? So, kapag nangangarap ka, 'di ba? Nagkakaroon ka ng opportunity na mag-aral para mag-grow sa iyong napiling endeavor. 'Di ba? Lalo na kung business ang napili mo, eh talagang sisikapin mong matuto doon sa business na 'yon. Hindi ka mag-stick lang doon sa dati mong ginagawa. Okay? So, sige nga po, type number 5 kung nasusundan po yung ating pinag-uusapan. Ayun, maraming salamat po, no? So, type number 5 kung may natututunan naman tayo. Number 6. Your dreams motivate you to achieve your goals. No? At ang dreams po kasi malawak 'yan, 'di ba? General. Ang goals naman, yung step-by-step procedure or step-by-step ladder. Hindi naman po kasi pwedeng bahay, tomorrow, one day, ting! Hindi, wala naman ganun eh. Wala naman magic. So, pag nangangarap ka, may step-by-step kang i-achieve ng mga goals. So, syempre, mamomotivate kang i-achieve yung mga maliliit na goals. Mamaya, tuturuan natin kung paano yun ma-achieve, no? And number 7, your dreams motivate you to accomplish what others... check natin at natakpan siya. Others believe is impossible. Okay? So, yung pangarap mo ay nagmo-motivate sa'yo para maka-accomplish ng mga bagay na imposible sa iba. Parang ganito, sports car. Sino po ang nakapanood ng Transformers? Sige po. Type mo, letter T. Sige po, T. T lang, para mabilis. Sino po nakapanood? Yan, yeah, no? Kung ikaw nanonood ka ng Transformers at hindi ka kinikilig doon sa mga sasakyang mga anggaganda, eh may mali sa panonood mo. 'Di ba? Kasi, 'di ba? Imagine mo nanonood ka, may lumabas na napakagandang sasakyan. Okay, ganun lang? Imposible 'yon. So, imposible na nung lumabas yung si Bumblebee Camaro, no? Yung mga Ferrari doon, yung mga anggagandang mga sasakyan, iba talaga ang pakiramdam na wow. Ang ganda, 'di ba? Sino po ang nagagandahan sa mga ano, sa mga sasakyan dun sa Transformers? Yung nagagandahan lang kasi yung iba ano eh, malungkot ang childhood nila eh. So hindi malang naka-appreciate ng magandang sasakyan. Sino Sino po ang nagagandahan doon sa
mga sasakyan na bida or kontrabida doon sa Transformers. Sige po. Ayo, no? Si, 'di ba? Imposible na nung lumabas si Bumblebee, hindi ka nagandahan. Okay, ito na. Yung nanonood, yung ibang nanonood doon, habang nanonood sila, gusto nila 'yon, pero parang ay ang taas na niyan. Imposible na 'yan. 'Di ba? Para ay imposible na 'yan. Para hindi naman kailangan 'yan, 'di ba? Gina-justify pa yung sarili. Hindi naman kailangan 'yan. Gina-justify pa eh, no? So, yun po yung magkakaroon ng problema kung ang pangarap mo is mababa. Okay? Ang tinuturo natin dito, no, hindi siya magic na kinabukasan makukuha, hindi ganoon. Pero nakakatulong po kasi yun eh, yung pangangarap ng mataas or pangarap ng mataas nakakatulong yun para manatili kang, alam mo yun, motivated na magsumikap. Hindi naman specifically yung sports car ang pinag-uusapan dun eh. Hindi naman sports car ang ultimate na ano eh, na achievement na pwede mong ma-achieve. Ang sinasabi lang natin, dahan-dahan mong turuan ang sarili mo na, alam mo yon, kiligin sa mga bagay na parang imposible, pero darating ang time, makukuha mo na pala. Katulad po nung sa akin, no, na ito po, may mapakita po ako sa inyo, no, after nyan, para dumugtong po yan. And sunod, number 8 po. Your dreams motivate you to take risk. Okay? So, pag motivated ka, may pangarap ka na malaki, magti-take ka ng risk. Meron po ako ipapakita sa inyo na picture. Ayan ha. Sabi dito, someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. Malalim, ano? Paliwanag natin ng dahan-dahan. So, kung sa Tagalog, Tagalogin natin muna, no? Someone is sitting in the shade today. Kumbaga, ang explanation po niyan, merong maginhawang buhay sa panahon ngayon dahil merong mga nagtanim dati ng isang system or ng kabuhayan na ang makikinabang ay ang next generation. Parang ganun yon. Ngayon, bakit naman connected yan sa buhay natin? Kung hindi masagana ang buhay natin ngayon, wala na tayong magagawa diyan sa lineage ng family member. Kasi hindi mo naman mapipili ang magulang mo. Diba? Pero may magagawa ka in the future, hindi yung sitwasyon mo na yung past. No? So, bakit mo kailangan mangarap? Kasi po, yung sitwasyon na ito, ikaw ang magtatanim ngayon. Ikaw. Ang uupo sa malilim na puno ay ang iyong next generation. So, ang tanong ko po sa inyo, payag ka po ba na ang iyong kaapu-apuhan ay mahirap pa rin? Yes or no? Sagot po. Yes or no? Payag ka po? Yes, payag or no? No. Bakit nahihirapan ka ngayon? Kasi po, ang tinatrabaho mo ay ang future ng next generation mo. Amen? Type amen nga po sa mga naniniwala na yung tinatrabaho mo ngayon, kadugtong yan. No? At ang magsasabi ng nasa screen ay ang apo mo. Sasabihin ng apo mo, alam mo, I am sitting in the shade today because my lolo, my lola planted a tree a long time ago. Di ba ang sarap nun? O ngayon, erase the idea. Hindi ka nagsumikap, nag-quit ka, nahirapan ka lang, nag-quit ka. Sasabihin ng apo mo, alam mo, mahirap pa rin kami ngayon. Bakit? Si lolo, tinamad. alin po ang gusto mong ikwento ng apo mo? Alam mo, yung lolo ko, nagplant yun long time ago, kaya kami maginhawa ang buhay namin. Or, alam mo, si lolo tinamad. Nahirapan lang, nag-commute lang, napagod lang sa pag-commute, nag-quit na. Ano ang gusto mong kwento? First, type number one. Or type number two, alin ang gusto mong ikwento ng apo mo? No? One, yung nahirap, ano, tama ba? Yung one, nagsumikap, two, nahirapan. Ayun, type number one, di ba? Yung po ang, kaya ka nahihirapan ngayon kasi hanggang apo mo to, pwedeng ipasa, may hereditary clause tayo. Nakuha niyo po. So, yun yung kailangan mo gawin para pag iyan ang iniisip mo lagi, hindi ka basta quit. Nagkakaroon ka ng pag-asa. Okay? So type mo nga hope. Sige po,
Type mo hope. Ayan, no? Sabi nga sa kanta, ito yung sabi ng kanta, oh. Nakakanta tayo ng konti para icebreaker. Sabi sa kanta, you give me hope. You got the strength, the will to keep on. No one else can make me feel this way. Oh, Nax. Totoo 'yon, 'di ba? Pag may pangarap ka, maaliwalas ang buhay-buhay, napapakanta-kanta ka pa habang naliligo, 'di ba? You give me hope. Mga ganun-ganun ka pa, 'di ba? The strength to will to keep on. Mga ganun-ganun ka pa, tagal mo sa CR, kanta-kanta ka pa, 'di ba? No one else can make me feel this way. Ang punto ko lang po mga kapatid, kapag nagkakaroon ka ng pag-asa dahil may pangarap ka, hindi ka susuko. Diba? So yun po ang kailangan. Tingnan mo yung iba, no? Kahit mahirap ang buhay, nakangiti pa rin si may pag-asa. Sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Okay? So ang pag-asa, yan yung nagsisilbing liwanag. Sabi nga dito, hope is being able to see that there is light despite all of the darkness. Diba? Nakita mo naman kanina, binaha, nasunugan, alam mo yun, natulog sa labas ng bahay. Pero naniniwala kami, may mangyayari. Alam mo yun, sa dulo ng tunnel, may liwanag. Diba? Ang tunnel, diba, madilim, pero sa dulo may parang konting kislap. Sinusundan mo lang yun, focus ka lang dun sa liwanag na yun. And darating ang time, masisilayan mo rin ang labas or ang liwanag na inasa. Okay? So, may natututunan po ba? Yan. Type yes nga sa mga nakikinig po dyan. Ayun, maraming salamat po. Ito naman ang kabaliktaran. Ayan. What will happen if you do not dream naman? O, sa mga ayaw dyan mangarap, ito naman yung mangyayari po.